Philippines would like to invite everyone to join the Mindanao Drag Racing League. Hello mga guys, pag-usapan po natin ang kung paano magtutono ng wrist carve. Either 28mm, 30, 32 or 34. So itong hawak ko ngayon na carve, kuso po ito, 34mm pang 25G namin. So guys, ito po ngayon yung pag-usapan natin kung paano or ano po yung dapat natin i-adjust pag magtono tayo ng carb, lalo na yung wala pang alam talaga. Pwede nyo na gawin ito sa mga motor nyo, hindi na kailangan pumunta ng mekaniko. Mga basic lang, no? Mga basic moves. So first of all, kailangan po natin malaman kung anong ibig sabihin ng lean, very good, excellent, or rich. So dapat yun po yung una nyong alamin. Yung tinatawag nilang lean, yun po yung short po ng ano, gasolina na ibigay niya. Pag yung rich naman, yun po yung overpeed. So malaking ano, malaking binibigay na fuel. Yung good naman, yung excellent, yun po yung tama. So kailangan alam niyo yun. So paano po yun malaman? Kailangan meron kayong kopya, kasi nasa Google ata yung mga picture, yung mga, kasi malaman po natin yan lalo na sa mga carb, malalaman mo yung tono mo swak na swak, yung sunog ng ano, ng spark plug. So dun mo makikita yung kulay niya, kung anong mga kulay ng rich, anong kulay ng excellent, at saka anong kulay ng lean po, yung umaga or short. So doon mo makikita kung ano po ano, sakto ba o hindi yung tuning mo. So guys, watch out nyo to. Bubuksan natin tong carb para malaman nyo kung ano ang dapat i-adjust. So buksan po natin yung carb. So guys, ito na po, na buksan na po natin yung carb. So tandaan nyo po, pwede po kayong mag-adjust ng carb apat na mga parts nito na pwede nyo i-adjust. Ang number one po pwede nyo i-adjust nito, itong minjit po ang una pwede nyo i-adjust. So tulad nito, 34mm ang stock po, yung padala niya na minjit is number 122. So ito, pwede nyo itong i-adjust. Gumamit kayo ng 120, 115, 110, 124, 126, hanggang 140 ata. So dapat pag magtuno kayo nito, dapat kumpleto kayo nito.
dapat meron kayong from 100 number 100 up to 140. So magpalit-palit ka nito hanggang matamaan mo yung anong tono gusto mo, yung pinaka base na tono. So meron nito ginagawa ng ibang mekaniko yung binubutasan gamit yung pambutas para lumalaki yung ano niya, lumalaki yung butas niya. Pero ang disadvantage nun, pag hindi yung tamang tono niya na butasan mo, so madadamage na to, itapon mo na lang. Mas mainam kung meron kang 100, 105, 110, 115, up to 140, para yun na lang ang pagpalit-palit mo. Yun po ang number one natin, pwede natin i-adjust. So ang pangalawa, pwede natin i-adjust itong Pilot Jet. Ang stock po ng 34 na padala na Pilot Jet is number 40. So ito, meron din tong ano, galing sa 130, oh sorry, galing sa number 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42. Meron din ito. So dapat kumpleto ka rin dito para kung sakaling gusto mong mag-adjust dito, meron kang choice para makuha mo talaga yung tono. Yun po ang number 2 natin. Ang number 3 is ito, yung needle. Yung needle niya, kung napansin nyo, meron siyang lock dito na meron siyang slot na ano, 5. So kung yung lock, ipataas mo yung lock niya, yung lock niya ipataas mo, ma-decrease yung fuel consumption niya, kasi bababa itong needle. Kung pababa mo naman yung lock, aangat yung needle mo, lalaki yung consumption ng fuel mo. So doon ka na lang mag-adjust kung anong hinahanap ng tono. Kung gusto mong adjustan yung fuel consumption niya, paliitan mo, so iangat mo yung lock. Kung gusto mo namang lumaki yung consumption, dadaan na fuel, baba mo yung lock. So ito yung number 3 na adjustan mo. Ang pangatlo, ito yung air jet niya. Ito mag-adjust ka dito sa air jet. Kung idiin mo to, so liliit yung pasok ng hangin, so lalaki yung dito sa consumption ng ano, pag maliit yung hangin, lalaki yung fuel consumption. Pag ilabas mo naman to, ilabas mo to palabas, lalaki yung air ano niya, pasok niya. So pag lumalaki yung air, mag decrease yung ano, yung fuel consumption. So itong apat na to, ito air jet, pilot jet, main jet at saka needle, ito po yung mga basic na kailangan itutuno sa isang carb. So kung ano, kung gusto nyo talagang makuha yung fine tune, eh dapat kumpleto kayo ng mga numbers, then te-testing mo, malaman mo naman kung short yung motor, short ang kain kasi mahirap pa andarin,
o kaya umiinit umiinit agad yung makina. At saka pag overfeed naman, umuusok yung ano, umuusok yung tambutso. So yun po ang mga palatandaan kung lean siya or rich. So guys, kung gusto niyo ng ano talaga fine tune, yun nga sabi ko, kompleto niyo lahat numbers, then test drive niyo. After 2 days, after 2 days, kung napansin niyo okay na yung okay na po yung motor niyo, after 2 days ng takbo, buksan niyo yung ano, spark plug. Then pag bukas niyo yung spark plug, check niyo yung sunog, kumbaga yung burn na ano, burn na gas carbon niya sa spark plug, yung sa dulo sa spark plug. Makikita mo doon kung lean siya, eh, siyempre maputi. Puti yung dulo ng spark plug mo, maputi. Kung rich naman, overfeed, itim. Parang may carbon. Maitim. Yung tama talagang tono, dapat ang kulay brown. Yung brown na may pagka-pink. Brown na may pagka-pink, yun po ang pinaka-excellent po. Na ano? Pinaka-excellent na tamang tono ng carb. So ito, applicable po ito basta mga race carb, kahit na sa mga stock carb, applicable din ito. Ito po ang dapat gawin ninyo. So guys, sana nakatulong po ako sa inyo tungkol sa carb tuning, mga basic moves lang. Then pasensya na, itong na-share ko sa inyo video is through our experience lang, no? Hindi naman tayo mga frustrated tayo mga engineer. Hindi naman tayo mga mechanical graduate na engineer. So sa amin is through experience. So kung sino man makakita nitong vlog natin sa tungkol sa carb, lalo na yung mga may alam talaga, correct me if I'm wrong na lang po. So boss, mga ka-HP, yun lang po ngayon sa ang masishare ko sa inyo. Shout out nga pala sa mga ka-HP natin, tsaka sa mga patuloy na sumusuporta sa Mindanao Drag Racing League, tsaka sa mga subscriber. Thank you po. Sana suportahan nyo tuloy-tuloy. Thank you. Bye-bye.